Hello mga ka-anime! Welcome back sa ating channel. At bago tayo mag-umpisa sa panibagong kwento, mag-i-intro muna tayo. Ang nakaraan sa Winter Tournament, mahigpit ang ginagawang depensa at opensa ng dalawang koponan. At ayaw magpatalo sa isa't isa ng bawat manlalaro. Habang ang team ng Akita naman ay todo ang pagbabantay sa Big Five ng Shouko. Dahil ayaw na nilang maulit muli ang nangyari noong nakaraang Inter-High na natalo sila ng Shouko. Ngunit hindi din papayag ang Kanagawa na sila ang uuwing talunan sa laban. At dito na nagtatapos ang Chapter 88 ng Winter Tournament. Pero isang paalala lang muna ang aking bibitawang salita para sa inyo. Na ang kwentong ito ay hindi pa napapatunayan kung isa nga ba itong fanfic o di naman kaya kasama talaga ito sa kwento ng Slam Dunk sa kadahilanan na nabasa ko lamang ito sa isang site at walang anumang larawan ang nakalagay sa mga ito. Tara, upisahan na natin ang Chapter 89 na Winter Tournament. Nagawa ngang mahabol ni Sawakita at Minoru ang binabalak na pagpuntos ni Rukawa na naging dahilan upang hindi na maituloy ni Rukawa ang kanyang binabalak na Slam Dunk. At ipinasa na lang ito patalikod ang bola papunta kay Ryota. Subalit, nang hawak na ni Ryota ang bola, agad naman itong binantayan ang mahigpit kay Fukatsu. Hindi ka makakalusot, yo! Hindi mo magagawa ang binabalak mong pagpuntos, yo! Yan ang sabi ni Fukatsu, nang biglang ngumiti si Ryota. Sabay nolugpas ang bola papunta sa kanyang kaliwa. Na ikinagulat talaga ni Fukatsu ng sobra. Ha? Ipinasa niya ang bola sa kanyang kaliwa na hindi ito tumitingin? Pero kanina naman ito mapupunta. Wala naman siyang kakampi dun, yo. Yan ang sabi ni Fukatsu sa kanyang sarili na talaga namang sobrang nagulat. Na biglang sumulpot si Mitsui sa direksyon ng bola. Sabay kuha sa bolang ibinaton ni Ryota. Akita! Si Mitsui, pigilan niyo! Yan ang sigaw ni Coach Tomoto. Habang si Mitsui naman ay hawak na ang bola at agad itong tumalon at tumira ng isang press. At sa pagkakataon na ito, wala nang nakasabay pa sa kanya. Kaya naman, pumasok ang tres ni Mitsui sa kanilang basket na naging dahilan upang maibaba na nila sa siyam na puntos ang kalamangan ng Akita sa kanila. 78-69, pabor sa Akita. Na ikinatuwa talaga ni Mitsui, Ryota at Sakuragi. Ang galing niyo talaga kulot! At ikaw, Michi Boy, maasahan talaga kayong dalawa sa kahit anong posisyon. Yan ang sabi ni Sakuragi. Nice one, Miyagi! Buti na lang matalas ang iyong mata at nakita mo ako sa direksyon na yon. Yan naman ang sabi ni Mitsui. Aba, grabe naman kayo kumakapuri. Huwag muna tayong magdiwang dahil siyam na puntos pa ang lamang ng Akita sa atin. Kaya naman, kailangan natin silang higitan pa upang mabawi na natin ang kalamangan na yan. Yan naman ang sabi ni Ryota, nang biglang nagseryoso ang tatlong gunggong, sabay harap sa mga manlalaro ng Akita. Sabay nagfighting pose silang tatlo at inasar ang mga manlalaro ng Akita. Ano na kayo ngayon mga Kenkoy na kalbo? Sabi naman namin sa inyo, hindi nyo kaya ang pinagsama-samang galing ng Team Shouko. Yan ang sigaw ng tatlong gunggong habang nakapose pa din. Mga ungas talaga ang tatlong ito, pero hindi ko naman sila masisisi dahil magagaling talaga sila. Humahanga ako sa inyo, Team Shouko. Yan ang sabi ni Ayako sa kanyang sarili. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Akita ang bola at dinadala na ito ni Fukatsu papunta sa kanilang basket habang binabantayan ito ng mahigpit ni Ryota. Team, tayo ulit sa opensa, yo! Pero sa pagkakataon na ito, sisiguraduhin na natin na makakapuntos na tayo, yo! At matatambakan na ulit natin ng malaki ang Team Kanagawa. Kaya naman, humanda na kayo, yo! Yan ang sigaw ni Fukatsu. Sabay atake ng sobrang bilis sa depensa ni Ryota. Nang biglang huminto si Fukatsu, na ikinagulat talaga ng gusto ni Ryota. Dahil hindi nito inaasahan na biglang hihinto si Fukatsu sa pag-atake. Ano? Bigla siyang tumigil? Mukhang isang jump shot ang kanyang papakawalan na. Patay! Naloko na! Hindi ko na siya kaya pang habulin. Yan ang sabi ni Ryota sa kanyang sarili na naging dahilan upang malibre na si Fukatsu. Nang bigla itong tumalon at tumira ng isang jump shot. Subali, sa pagkakataon na ito, swerte pa din ang koponan ng Kanagawa
dahil nagmintis ang tira ni Fukatsu sa kanilang basket. Ayos! Nagmintis ang tira ni Fukatsu! Kanagawa! Ang rebound! Kunin niyo dali! Yan ang sigaw ni Ayako. Habang si Masahiro naman ay agad na binantayan ng mahigpit si Sakuragi upang hindi nito makuha ang rebound. At ang referee ay nakatutok ng huso sa galaw ni Sakuragi upang hindi na nito magawa pang muli ang binabalak niyang panggugulang. Grabe! Ang ganda ng box out ni Masahiro na hindi man lang magawang labanan ni Sakuragi ito. At kapag tumalon si Sakuragi, siguradong mabibitin lang siya dahil sa ganda ng box out na ginagawa sa kanya ni Masahiro. Yan ang sabi ni Kyota. Huwag ka masyadong kabahan, Kyota. Tandaan mo, si Sakuragi yan. Siguradong meron na itong plano laban kay Masahiro. Yan naman ang sabi ni Hanagata. Nagkakamali ka, Hanagata. Dahil sa pagkakataon na ito, siguradong hindi na magagamit ni Sakuragi ang kanyang pagiging magulang sa laro dahil ang referee ay nakafocus na sa kanila. At kapag ginamit ni Sakuragi ang kanyang pagiging magulang sa laro, malamang maaari siyang matawagan ng referee. Yan naman ang sabi ni Fujima. Sa kabilang banda naman, si Sakuragi ay hindi pa din magawang masira ang box out ni Masahiro sa kanya. Wisit, ano bang dapat kong gawin sa pagkakataon na ito? Dahil kapag hinata ko na naman si Masahiro, siguradong tatawagan ako ng referee. Ngayon, kailangan kong makahanap ng paraan para matalo itong si Masahiro nang hindi gumagamit ng panggugulang. Pero anong paraan naman kaya ang aking gagawin? Ah, alam ko na. Sa pagkakaalam ko, legal ang galaw na ito. Yan ang sabi ni Sakuragi sa kanyang sarili. Sabay sinabayan si Masahiro sa pagtalon at bahagyan niya itong binangga sa ere na naging dahilan upang makuha ni Sakuragi ang rebound laban kay Masahiro. At si Masahiro naman ay hindi maganda ang pagkabagsak sa sahig dahil sa sabayan nila ni Sakuragi sa rebound. Habang si Coach Takato naman ay napatayo na sa kanyang kinauupuan dahil sa paghanga kay Sakuragi. Magaling Sakuragi! Nagawa mo pa ding mag-isip sa ganung sitwasyon. Ang usay mo talaga, Sakuragi! Yan ang sabi ni Coach Takato sa kanyang sarili nang biglang sumigaw si Rukawa. Sakuragi! Ibato mo na ang bola para sa mabilisang fast break! Yan ang sigaw ni Rukawa. Habang si Sakuragi naman ay agad na ipinasa ang bola papunta kay Rukawa. At nang hawak na ni Rukawa ang bola, agad niya naman itong i-trinable papunta sa kanilang basket. Subali, mabilis din naman itong binantayan ang mahigpit ni Sawakita. Tignan nyo! Si Rukawa at Sawakita lamang ang nasa kabilang court at walang sino man ang nakikialam sa kanila. Balak ba nilang paglabanin ang dalawa ng one-on-one? Pero ang tingin ko, walang laban si Rukawa dito pagdating sa one-on-one. Siguradong kakainin lang siya ng buhay nitong si Sawakita. Yan ang usapan ng mga manonood. Nang biglang nagsalita si Sawakita at pilit nitong sinisira ang focus ni Rukawa sa opensa. Ngayon, ikaw at ako lamang at walang sino man sa ating dalawa ang pwedeng umatras. At sigurado na ako na ito na din ang tamang pagkakataon para mapakitaan mo ako ng bagong galaw mo. Ngayon, Kaide Rukawa, ano na ang gagawin mo laban sa depensa ko? Yan ang sabi ni Sawakita. Kung yan ang hanap mo, pagbibigyan na kita, Sawakita. Kaya naman, humanda ka na. Dahil walang sino man ang maaaring pumigil sa laban natin na to. Yan naman ang sabi ni Rukawa. Sabay atake ng sobrang bilis sa kanang depensa ni Sawakita. Subali, agad din naman itong nabasa ni Sawakita. Kaya naman, mabilis niya itong nadepensahan ng mahigpit. Ayun na ba ang bagong galaw mo, Rukawa? Napakasimpleng atake naman yan. At kung puro ganyan lang ang gagawin mong galaw, mas mabuti pa sigurong matulog na lang ako kaysa bantayan ka. Yan ang pagyayabang na sabi ni Sawakita. Nang biglang nagulat si Sawakita dahil biglang hinatak ni Rukawa ang bola papunta sa kanyang kaliwang kamay. Sabay ikot ng sobrang bilis sa kaliwang bahagi ni Sawakita na naging dahilan para maiwanan na ng tuluyan ni Rukawa ang ginawang depensa ni Sawakita sa kanya. Ano? Pero imposible! At papaano? Papaano niya nagawa ang ganong galaw? At kaninong taon niya naman ito natutunan? Grabe! Ang hirap ng ganung galawa. Sobrang daming oras ang aking ginugol upang matutunan lamang ang galaw na yon. Pero itong si Rukawa, alam niya na din pala yon. O baka naman, matagal niya na itong alam pero ngayon niya lang inilabas. Yan ang gulat na sabi ni Sawakita sa kanyang sarili. Habang si Rukawa naman ay nakalusot na kay Sawakita. At nang malapit na ito sa kanilang basket, agad naman itong tumalon at gumawa ng isang slap dunk.
At sa pagkakataon na ito, wala nang nakasabay pa sa kanya. Kaya naman, nagawang maipasok ni Rukawa ang kanyang slam dunk na naging dahilan upang mapababanan nila sa 7 puntos ang kalamangan ng Akita sa kanila. 78-71, pabor sa Akita. Ang ganda ng ipinakita mong galaw doon, Rukawa! Pero ano bang tawag sa galaw mo na yan? At parang ganun din ang ginawang galaw ni Sawakita kanina. Pero kahit na parehas kayo ng galaw, mas magaling ka pa din kesa sa kanya. Ngayon, 7 puntos na lang ang lamang ng Akita sa atin. Sige, Rukawa! Sakuragi! Ipagpatuloy nyo lang ang pagtutulungan nyo! At ipatikim nyo ulit sa team ng Akita ang kanilang muling pagkatalo laban sa inyo! Yan ang sigaw ng mga tropa ni Sakuragi. Ano? Kaya din palang gawin ni Rukawa ang galaw na ginawa ni Sawakita kanina? Pero sobrang hirap ng ganong galaw na kahit ako ay hindi ko magagawa ng perpekto ang galaw na yon. Pero itong si Rukawa, parang napakadali niya na lang ginawa ang step ni Sawakita. Ang usay mo talaga, Rukawa. Ipinapakita mo lang kay Sawakita na hindi kanya dapat maliitin ng basta-basta. Yan ang sabi ni Sendo sa kanyang sarili. Kailan mo pa natutunan ang ganong galaw, Rukawa? Kanina lang ba? Nung nakita mo ang galaw ni Sawakita? O baka naman, matagal mo na itong alam. Pero ang pinagtataka ko ng sobra, kung paano mo ito natutunan. At kanino mo naman ito nalaman. Dahil kung ngayon mo lang ito natutunan, imposible talagang magawa mo ito ng perfecto. Dahil sobrang hirap ng galaw na ito. Yan ang sabi ni Coach Hansay sa kanyang sarili. At dito na nagtatapos ang Chapter 89 ng Winter Tournament. Isang nakabiting katapusan na naman ang ating nasubaybayan, mga ka-anime. Kaya naman, patuloy pa natin subaybayan ang mga susunod na chapter. At kung nagustuhan nyo ang ating kwento, share nyo na ito at mag-iwan na din kayo ng isang like para mas ganaan akong gumawa pa ng mas maraming video. At maraming salamat nga pala sa mga hindi nag-i-skip na ating ad.